Hello mga kabuji! Ayan, so today, pag-uusapan natin ang mga toys and activities to avoid or at least lessen our toddler's screen time. So kung interested ka sa video na to, please keep on watching! Ayan, so very magandang buhay ang setup natin today mga kabuji. Kasi nilist down ko lahat na activities and toys na meron si Aya to keep her busy. So most of them ay sa Shopee ko nabili o kaya naman gift ng friends namin and loved ones. So ito na yon, isa-isahin na natin sila. Ayan, so una nga dyan mga kabuji, mga kamoms, ay itong mga dolls, toy dolls. So ito tawag ni Aya si Baby. This is Ate and this is si Barbie. Bihisan mo natin si Barbie kasi baka ginawin siya. Anyway, so ayun, itong mga dolls na to, every morning talaga si Aya pupunta niya sa yung dolls niya tapos papadedehin niya or papakainin niya. So bakit nakakatulong to sa development ng bata yung mga dolls? Kasi sinusupport nila yung pretend play wherein na de-develop yung imagination ng mga toddlers natin as well as their sense of responsibility. Kasi nga sabi ko nga kanina, parang nakikita ni Aya na iisip niya ay dapat padidihin ko si Baby. Minsan sabi sa kanya, ready ka na si Baby ba? Baka gutom na si Baby. So that way na de-develop yung sense of responsibility ni Aya. Ayan, so second dyan, mga kabuji, ay itong Magic Slate. Okay, nabili ko siya sa Shopee, like 59 pesos lang siya. So, na-enjoy to ni Aya kasi it's just a writing board na pwedeng i-erase any moment yung mga sinulat mo. At gustong-gusto ni Aya dito, tinetrace yung hands niya, yung feet niya, pati yung mga toys niya, yung mga shapes, tinetrace niya dito. So, nade-develop dito yung writing skill nung bata. Ayan, so next natin mga kabuji ay itong mga cloth books. As in, as early as ilang months, 6 months or 7 months si Aya, ito, napafamiliarize na siya unti-unti sa fruits and veggies gamit yung mga cloth books na ito, pati sa sea animals. Kabisado niya to, sila polar bears, jellyfish, Nemo ang tawag niya kay clownfish. Tapos ito, ayan diba, super cute lang. Ay, maliliit lang itong mga cloth book na to. And I think sa Shopee, meron din siya. Around 39 pesos each. Ayan. So, na-familiarize na siya sa veggies and fruits. Kahit wala pa siyang 1-year-old nun. So, ngayon, memorize na na sila. Ayos sa mga cloth book. Ayan. Next is itong mga magic water book. Ayan. So, ito ay mga animals. Ito. Favorite ko si Aya na naririnig niya yung theme song ng Frozen, yung Let It Go and ano title sa Do You Wanna Build a Snowman. Tapos ito si Animals and ito Spider-Man, bago lang to. Ito parang nasa 30 to 50 pesos lang yata or 25 pesos nga yata. Dito si Aya na familiarize sa mga iba't ibang animals. Ayan, pati sa sounds. Nakabisado niya yung sounds nila. Ayan. So, ito pala, magic water book. Merong pasunod na magic pen na lalagyan natin ng water. Lagyan lang ng water. Tapos, so, ayan, pwedeng. Ayan. Marirecognize na ng toddlers natin or ng kids natin yung iba't ibang sea animals is by, ayan, coloring it. I mean, water pala. Applying water on the pages. Ayan. Okay, ayan. Ito favorite ni Aya. Pati nga yung sounds ng mga animals na ano niya, na memorize na niya and na-familiarize siya. Kasi, ang pinakamaganda talaga, well, they are doing this, yun naman talaga, alam nating lahat yun, dapat with supervision ng parents and guardians. So, na sasabi din natin sa kanila kung anong sound ng mga animals na kinukulayan nila. And ayun, na-familiarize sila, pati sa pronunciation.
Ayan. So, next, mga kabuji ay itong mga wooden toys. As far as I know, ay gift to sa kanya nung birthday ba? Or binyag ni Aya. Ayan. Super love ko talaga itong mga wooden toys na to. Though, hindi ko nahanap na ibang pieces. Andiyan lang siguro sa box niya yon. Ito, very favorite ko itong mga shapes. Kasi, as early as, ilang ano ba si Aya? 1 year and mga 5 months ba? Ganon. Familiar na siya sa lahat ng shapes. As in, na-recognize niya pati yung hexagon, pentagon, and octagon. Alam niya yung pagkakaiba-iba nila. Pati yung cross, ayan, star, special the heart shape. She loves the heart shape. Ayan. So, super helpful ng mga wooden toys na to sa mommies like us. Kasi nga, napafamiliarize sila sa iba't ibang figures. Pero ito, kabisado niya, I think, 1 to 4. Ayan. Tapos, ABC. Though, ano na siya, familiar na siya sa alphabet. Ang madalas niya kinakanta randomly, P, Q, R, yun ang ano niya, P, Q, AU, S, T, U, V, U ulit yung W, tapos X, Y, Z, yun yung nakabisado niya, yung P pa puntang Z, yung ABC hanggang ABCD lang. Though okay lang naman, kasi 1 year and 7 months lang si Aya. So talagang ano naman kami, very happy kami sa development ni Aya. Ayan, so etong wooden toys, I think nasa, gano'n ba siya? 60 pesos, like that. Search nyo na lang sa Shopee. Ayan, wooden toys. Letters, alphabets, and shapes. Numbers and shapes. Ayan. Ayan, so ito pa. Isa pa na-develop ng mastery ni Aya when it comes to shapes. Ayan. Itong shape matching egg toys. Ayan, yun yata ang tawag. Shape matching egg toys. Nabibili siya sa I think gift pala to kay Aya. Gift sa kanya ni Ate Ellis. Hi, Ate Ellis. Ayan. Pero I think meron din sa Shopee or sa mall or sa market. Ayan. So, sinurge ko siya. Pero nabibili sa Shopee nasa less than 300 pesos. Ang ganda niya. Isang tray siya ng egg. Ayan. Na master talaga, lalo ni Aya. Ang cute-cute niya pagka sinasabi niya yung mga pronunciation niya ng different shapes. What is this? Moon? That's a moon. How about this? What shape is this? Ba. Ba. Oval. How about this? What shape is this? At. It's a heart. How about this one? Oh, it's a cross. How about this one? Gun. It's a hexagon. How about this one? Yeah, it's a triangle. Very good. Yeah. How about this one? What shape is this? Yeah. It's a star. Shape matching egg toys. Ayan, next natin mga kabuji ay itong rainbow color stacking rings. Ayan. Actually, meron pa si Aya ibang toys na stacks. Hindi ko lang mahanap yung ibang pieces niya. Pero, super favorite ni Aya to. I think na-upload ko na din yung video niya sa Facebook na nag-play ng stacks nung parang ilang taon mo siya. More than 1 year old. Favorite talaga nagsustack ng mga rings and other objects. So, ito, aside from na pa-familiarize yung bata, yung toddlers, sa colors, nagda-develop din ng psychomotor skills kasi nga, sinushoot nila dito sa pati yung ano nila siguro, no? Logical thinking skills. Kasi pagsusunod-sunod rin mo according to the... Ayan. Ito ay rainbow color stacking rings. Meron siya sa Shopee. Depende sa size. From 60 pesos to 120 pesos yung nakita ko. Gift din to sa kanya. Ayan. Parang si Kuya Arkin yata na gift sa kanya. Ayan. So, isa pang favorite ni Aya ay itong bubble wand. I think lahat naman ng toddlers ay merong love for bubbles, diba? Talagang kapag ito na nilabas ko, kahit ano pang pinagkakabisihan ni Aya, okay, titigil niya talaga kasi ayan, huhulihin niya yung mga balloons. Meron din ito iba't ibang klase ng
design, itong bubble wand na to. Meron nga yung hindi na kailangan i-blow, itatayo mo na lang automatic na, i-turn on and off lang din. Meron din binigay si La Ate Arna kay Aya noon, tapos na-enjoy niya talaga. Kaso nga lang, umiiyak siya pag naubusan ng bubble, so kailangan i-refill agad namin. Tapos eto, galing kay Ate Elise, ayan, sa unicorn, ang yan pa siya. Light. Ayan, may lights pa siya. Ayan, so I think ito, sa Shopee, you can find different kinds of bubble wands from 30 pesos to 100 pesos. It depends on the size and on the design. Ayan, tapos ito pa yung isa sa favorite namin tatay. As in, ala pang 1-year-old si Aya, nabili ko na to. Or tatlo na atay ganito namin. Super mura lang nitong flashlight na to. Parang 39 pesos or less than 39 pesos. Ginagamit namin to kapag sa gabi, kapag kunwari eh si Aya, kasi noon nasanay siya, nandito kami sa sala. Tapos nung doon na kami lumipat sa kwarto na tutulog, ayaw niya, gusto niya magbababa. So, para ma-distract her, para di niya maisip na lobas kami ng kwarto, eto, pinubuksan namin to. May iba't iba siyang bala. Ayan, pwedeng animals, pwedeng vegetables. Meron pa nga mathematical expressions akong nabili. Parang 2 plus 2, 5 plus 2, eh hindi pa naman applicable kay Aya. So, eto lang ginagamit namin. So, try natin. Ay, Tatay, papatay niya ng ilaw. Ano makikita niya? Ayan, di niya na ako nakikita mga kabubo. So, ito na lang si Unicorn. Sinasabayan namin ang pagkanta ni Tatay yung mga animals na to. Para lalong ano si Aya na nag-e-enjoy. So, ito si mga psikaw. Oh, nakakano. Ayan, pakinggan niyo na lang yung boses namin. Though, ano, hindi kagandahan. Pero diba, for the love of Aya, gagawin natin lahat. Tatay, ano na? Okay na yan. Ayan. Oh. Ayan. Baba white sheep. Have you any wool? On the blue sheep. Baba. What's that? Ano do sabi ng lion? Lion say. Roar, 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 roar. Next. Yo, dig. Yo, what is that? What's that? Horse. It's a horse. Yeah, tick. Next. Ducky, ducky, quack, quack. Ducky, ducky, quack. Quack, quack. Next. Five little ducks went swimming one day over the hill and far away. Mother duck said, and so ito yung nilast ko kasi ano, kapag night time namin ginagamit to. Super helpful nito sa amin. Tapos marami pang iba, hindi ko na lang nahahanap pa yung iba pang mga ayan, may slide din si Aya, may slide siya galing kay Nima. Ayun, talagang physical activity talaga pag napagod si Aya after niya mag-slide. Tapos mga books, meron siyang mga Disney books. Binabasa din namin every night. There are 12 yata galing kay mama lang ni Aya. Talagang parang ilang months na hindi siya nagsasawa kahit 12 books yun. Mga sila Aladdin, sila Pinocchio. At almost kabisado na ni Aya mga characters. Si Pongo and Perdita, si Aladdin, yung Genie. Galing na, nakakatawa talaga. Basta as early as 1-year-old or less than 1-year-old, talaga that introduce na natin yung kids sa books para ma-develop yung love for reading. Ayan. So, ito pa yung isa sa mga books ni Aya, intelligence book. Ayan, galing kay Ati Carlota and Ati Trans. Ito yung merong power button. Ayan, tapos may option kung saan pwedeng makinig yung bata. Iba-iba kada page. Merong page for the alphabet, for numbers, merong mga nursery rhymes, merong fruits, animals, ayun. So, gustong-gusto ko talaga to. Gusto namin to, isa sa mga favorite namin to kasi may interaction with the book yung toddler, tapos na de-develop din yung hearing ability, ayan, tapos yung hands-on learning ng bata meron. Ayan. So, okay to. Intelligence book. Meron nito sa Shopee, I think. Hindi ko lang na-check kung how much. Ayun. You just check it, guys. Okay. And another one is this Busy Book Life Skills. Sa iba-iba siya actually version. So, ito ay galing kay Mom Sheila. Ayan.
Meron dito iba't ibang shapes. Tapos meron mga pieces. Tapos ako man nilagay yun. Na kung saan ididikit ng toddlers natin sa corresponding shapes nila or images. Ayan. Si Aya, favorite na favorite tong part na to. Kasi may chocolate, may broccoli. Na ano niya na, nakabisado niya na carrot, hamburger, cheese, cake. Hindi ko lang na i-ready dito yung mga dinidikit. Ayan. Ayan. Parts of the body. Ayan. Talagang sinaserve niya yung purpose niya na busy book. Talagang nakaka-busy siya ng Pablo. Hindi ko din na-check kung magkano to, pero I think meron din ito sa Shopee. Yan. Aside from mga toys na sinabi ko kanina, meron pa mga ibang activities na pwede nating gawin with our toddlers para lalo talagang ma-minimize natin yung screen time. Or at least talagang ma-lessen or ma-avoid talaga yung screen time. So, one of those ay yung jogging. During weekend, especially during Sundays, nagja-jogging kami dyan sa Bulacan Sports Complex. Ayun. So, physical activity siya. So, na-develop na yung namin health. Nakakapag-bond pa kami with Aya kasi diba, from Monday to Friday, nagtatrabaho kami. So, yung weekend lang talaga na yun. Talagang ibuhos lahat ng oras with Aya. Yan, jogging. Maganda din kasi meron nakikita si Aya na ibang kids, may ibang tao, tas na nalilibang siya, diba? Tas sipa-sipa lang siya ng bato doon sa complex. So, pagod na siya maya-maya, dede na. Tapos, ayun lang, cute lang din niya bihisan. May mga ano siya, pang jogging outfit. Ayan, galing kay mama niya. Tapos, after namin mag-jogging, it's either mag-attend kami ng mass or sa hapon kami ga-attend ng mass. Another activity yon, attending masses with your toddler para as early as young age. Ayan, whether kahit anong religion yon ha, mag-aalat na sila ng time for the Lord. Ayan, so another activity yon. So, ayun, I think iyon lang muna. Marami pa siguro ako hindi nasabi and I think marami din kayong alam, mami. So, yung mga iba niyong suggestions and advice, yung mga effective na activities sa mga toddlers nyo, please comment down below para ma-share nyo din sa akin. So, ayun. So, sa lahat ng activities na yon, sa lahat ng toys na sinabi ko, ang pinakamahalaga doon is to spend time with them. Kahit ano pang nilalaro nila, kahit ano pang ginagawa nila. Though, hindi natin maiiwasan na wala tayo sa tabi nila 24 hours kasi kailangan natin mag-work, pero kapag may time talaga, there's no other substitute for the parents or guardians' presence. Okay, so yun lang mga kabuji. Shout out nga pala daw, wow feeling. Ayan, shout out daw kay maestra ko, Ana De La Paz. Bili kayo sa kanya ng bahay at lupa, napakabait niya na agent. Ano niyo lang siya, i-PM niyo lang siya. Tapos si Bej Jo Fajardo and your baby si Ellie, hope to see you soon. And si Mars Kukay and Kuya Mason. Ayan. And hello po sa lahat ng nanood sa una naming video. So, please support us. I hope meron ako na-share sa inyo na something worthwhile today. So, if you like this video, please like and subscribe. So, till next video, may God bless you and your whole family, especially your kids. Bye-bye!